at bisitahin natin ang Manila. Tamang kapanatagan at pagmamahala. Hi, magandang hapon po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Welcome po sa ating regular updating ng nagaganap sa ating lungsod, lalo na sa bakunahan, no? At sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan, mga kababayan ko sa lungsod. At yung ating mga ibang kababayan na nasa abroad, yung mga immigrants, OFWs, no? At mga kababayan natin sa Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, na may mga kaanak dito sa Maynila, please, kung kayo'y nanonood, ay i-share niyo po sa kanila itong update na ito para ma-reach natin sila at ma-inform and guide properly, no? At nakatulong na po kayo sa pamahalaang lungsod. Ito po ay programa ng Manila Public Information Office. Ang update po natin ay tungkol sa COVID, vaccination, at syempre yung ating buwan ng ayuda sa ating mga kababayan sa lungsod na ikalimang buwan na po ngayon para sa taon na ito, no? Kaya po ang tabayanan nyo, pagkatapos ng ating update, ay meron po tayong bagong portion, no? Yung itanong mo kay Yorme na dati nating ginagawa, yung every capital report every Friday, ay pipilitin namin na liwanagin ang inyong mga katanungan o kaisipan, no? Ang tabayanan nyo po yan mamaya, please stay tuned, no? Nandiyan po si Julius, tatanggap ng inyong mga tanong at pipilitin ko sagutin sa abot ng ating mga kaya. Mga kababayan, please let me begin with our COVID infection. Today, meron po tayong 90 na bagong infeksyon ng COVID-19 sa ating lungsod. At ito po ay nagtala ng isang kababayan natin na nasa uwi. Nakikiramay po ako sa pamilya ng isang batang Maynila na nasawi dahil sa impeksyon ng COVID-19. Kaya mga kababayan, patuloy kong pinapaalala sa inyo. Bagamat alam kong hirap na hirap kayo sa buhay, o sa trabaho, sa hanap buhay, o mairaos ang inyong pamilya, kailangan pa rin ng pag-iingat, kusang disiplina. Please do wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. Eh, kasi po may impeksyon pa. At ang infeksyon na ito ay maaaring magdulot ng kamatayan. Muli, ako po ay nakikiramay sa isang pamilya sa ating lungsod. Sa kabilang banda, salamat sa Diyos, 84 naman po ang gumaling na sa ating lungsod. No? Naligtas na sa panganib. At sana ito sa ating 84, kayo po kayo may nanonood ngayon. Ito'y maging takdang aral sa atin na tayo kailangan mag-ingat. Masaya ako na kayo iligtas na. Ngayon, kung hindi kalabisan, ay nakikisuyo ako sa inyo, please do share your experience. No? Upang ito'y kapulutan naman ng aral, no? Ng iba natin, mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, o kapitbahay, para sila'y makaiwas. Mga kababayan, nasa 30% naman po ang ating occupancy rate sa ating ospital, ang ating 6 na ospital sa lungsod ng Maynila. At 11% naman po ang occupancy rate ng ating mga quarantine facilities sa lungsod. At umabot po sa 121,000 na 772 ang nabigyan natin ng free swab. At kung kayo'y nanganganib, nangangamba, o may duda sa katayuan ninyo, pumunta po kayo sa amin, libre po ang swab or testing through RT-PCR machine sa aming 6 na ospital, lalo na Santa Ana. Kung kayo naman ay pwede rin doon sa Luneta, ito po ay libre at makakamit ninyo ng libre hanggat kaya natin. Lalo pa na malaman ninyo sa lalong madaling panahon upang makapagbigay man lang kami ng kapanatagan sa inyo. At masigurado natin na kayo'y ligtas at mailigtas naman natin sa posibleng pagkakahawa-hawa ng inyong mga mahal sa buhay kung kayo'y mapapatunayan may COVID-19. But be that as it may, kahit po peace of mind, makukuha nyo sa amin ng libre. Welcome po kayo sa Maynila. Yan po ang ating swab testing, occupancy rate, at yung ating COVID infection. Ngayon, bago tayo dumako sa nangyaring bakunahan ngayon sa airport, mga kababayan, tagalungsod ng Maynila, masaya-masaya po ako. Maraming salamat DPS. Maraming salamat City Engineering, yung mga empleyado natin dyan.
sa loob lamang ng dalawang araw, kahapon 60,000. Ngayon po'y umabot na po sa 128,000 na pamilya sa loob lamang dalawang araw na nabigyan ng ating food box o ng ating food security program para sa ating mga kababayan sa lungsod, sa bawat pamilya. O sa ito'y pamamaraan namin na tugunan ang epekto ng ekonomiya sa ating bansa, sa ating lungsod. Alam naman natin na naapekto ng ekonomiya at ito'y nakapagbigay ng kabigatan sa mga pamilihin, no? Mga basic needs or basic food, no? Like, for example, food. Eh, siyempre, ang inflation, makaka-apekto yan. Eh, sweldo naman, eh, hindi naman tumataas at iba nga, underemployed. At iba pa, nawala ng trabaho. Ito'y pamamaraan namin na maibsan man lamang ang inyong tustusin buwan-buwan. Ayan po, para sa buwan ng June. No, meron tayo naman sa July pa. No? Tumasa kayo sa lalong madaling panahon, ay maibigay namin to one time, every month. No? At sa mga barangay official na nabigyan na, oh, makikisuyo ako sa inyo, ibigay nyo kagad sa mga kapitbahay ninyo. Sayang, kasi hindi natin alam kung sino ang nakakakain at sino hindi kakain. No? Maigin at nandyan na rin lang naman, eh, sayang naman yung pagkakataon. No? Ibigay na po natin, tulong na natin sa kanila. So muli sa mga kababayan ko sa lungsod, masa kayo, pipilitin namin lagi ni Vice Mayor Hani Lacuna na patuloy kayong paglingkuran ng mainam, masinop at epesyente. O yan po yung ating second day ng delivery ng ating food security program sa lungsod ng Maynila para sa 700,000 families na ating niyayakap buwan-buwan. At maitawid natin sila. At sana nga, makaraos kayo agad. Mga kababayan, as we have said yesterday, we have received 17,160 Sinovac. No? At ngayong nag-receive natin ng gabi, dineploy natin kaninang umaga. Mga kababayan, good news. Ubos po ang ating bakuna ngayong araw na ito. Dapat po mga 8-5 lang yan. Pero may mga ibang brand pa tayo na binabakuna na pa, panaka-naka pa ilan nila, including our bedridden. Umabot po sa 9,384 ang ating nabakunahan ngayong araw na ito, mga kababayan. So sobra-sobra pa doon sa dumating sa atin. Kasi meron tayong mga sobra-sobra o dinadagdag natin. Natutuwa po ako sa inyo, mga batang Maynila. No? Talagang gustong-gusto nyo magpabakuna. Salamat sa pakikinig ninyo sa inyong lingkod na hikayatin kayo magpabakuna at ang bakuna talaga ay mabisa kapag ito'y nasa braso natin. Kaya pag may bakunang dumating, magpabakuna po tayo. Anumang brand yan. Ang importante, mabakunahan tayo, maproteksyonan tayo at kung sakali tayo magkaroon ng infeksyon ng COVID-19, at least meron tayong panlaban sa katawan. At kapag nangyari yun, kapag tayo protektado, eh patuloy natin mairaraos ang ating mga mahal sa buhay. Mano pa, nag-uumpisa na ngayon ang A4, yung mga naghahanap buhay, nagtatrabaho sa bawat tahanan. Panatag ka na ang nagtatrabaho, protektado ka na sa kalusugan mo, nawawala pa yung pangamba mo na baka sakali ikaw pa may dala ng COVID-19 sa loob ng bahay mo pag galing mo sa trabaho. So marami pong epekto na maganda may bibigay sa atin ang bakuna. And I do believe that vaccination is the solution. Kaya muli, sa mga batang Maynila, I'm proud of you. And thank you very much to Manila Health Department. Kahit konti, kahit madami, o madaming madami, patuloy natin na ma-maximize ang delivery ng vaccine sa bawat tao. Thank you, Manila Health Department, for being efficient. Please continue. Muli sa inyo mga kababayan, yan po ang nangyaring kaganapan ngayon, 135 sa A1, 1,032 sa A2, 935 sa A3, at 7,360 na A4 ang nabakunahan natin ng first dose today. At 24 naman doon sa second dose. Umabot na po sa 306,975
ang vaccine deployed sa siyudad ng Maynila, 221,000 of them are first dose and 85,000 of them are second dose. No? Yan po ang ating update. Ngayon, may bakunahan po ba bukas? Wala po. Wala tayong bakunahan bukas ng mass vaccination kasi wala na po tayong bakuna. Mag-aantabay po ulit tayo ng resupply. Pero, yung mga minamahal kong kababayan na bedridden, may mga naitabi pa kaming konti para sa inyo. So bukas, meron tayong first dose vaccination sa District 4 at District 5. Ito po yung home service for bedridden citizen. Kaya lang po ang kaganapan ng bakuna bukas. Dahil wala na po tayong maituturo. So antabayanin nyo lang kung sakaling tayo padalan muli ng national government ng bakuna. No? At yan po ay commitment namin sa inyo na i-deploy natin as soon as possible. Okay? So muli, yan po ang ating report. At Julius, ready na bang magtanong yung ating mga kababayan? Yes po, sir. Okay. Pero before the questions, may gusto lang po ipaabot si Helen de la Vega Fronton. Helen de la Vega. Your men, natatanaw ko na po yung mga food box sa barangay namin. Thank you po. Oy, Helen, enjoy. I hope naging bahagi ang inyong pamalang lungsod na maibsan ang inyong mga tustusin buwan-buwan. Okay. We're happy to be of service, Helen. Okay. Question from Breezy Adnarim. Yorme, when po ulit yung mass vaccination for the A4 category? Ay, maaari po yan mangyari sa lalong madaling panahon. Basta po may bakuna. Sa ngayon po, wala na po tayong tangan na bakuna para sa first dose for mass vaccination. May iilang piraso tayo na bakuna na siya nung lang inaalay natin sa ating mga bedridden. So, antabayan ninyo lang po. Lagi kayong manonood ng aming broadcast para sa gobyerno nyo mismo marinig yung direksyon natin ngayon, bukas at sa mga darating na linggo at buwan. Update po namin kayo. But for the meantime, you can register at manilacovid19vaccine.ph. Okay. From Sharon out. Sharon. Okay. Mayor, pwede po ba pumunta kahit wala pa yung text galing sa Manila COVID-19 vaccine website, yung yes. Sa A4 po? Yes. Kung ikaw ay nasa A4 at may bakuna ng A4, pwede naman po. Okay. From Mikey Ango, Yorme, pasok po ba yung sa A4 yung mga barangay officials like SK officials and Tanods? Yes. They're not only A4, they were elevated. Alam ko, pinapayagan na sila. So soon, magkakaroon rin tayo ng bakunaan para sa mga barangay official. Okay. From Jaja Acosta, Yorme, ano po ba yung mga valid ID na tinatanggap sa A4 vaccination sites? Any ID na kayo nagtatrabaho. Okay. So far, puro si... O Julius, o di ba may nagba-viral na ano sa'yo? O, alam niyo si Julius, although hindi naman siya elected official, o politiko, straightforward. O, pero si Julius, na biktima na ng fake news. hindi pala fake news, fake account. Yeah. O, ipakita mo nga Julius yung okay. O sige, paliwanag mo. O yan. Nakikipag-chat daw si Julius. At ito yung mga masasakit niyang sinabi. O, ayan. Ako, bibigyan ko siya ng pagkakataon. No? Okay. O, so, Julius, o yan. Ikaw daw may sabi niyan. Okay. So, itong your man. Itong mga screenshot na ito, pinost ko ng isang page, Expose Philippines. Uh-huh. I think, anti-Duterte page siya. Mm. Tapos ang nakalagay sa mga screenshot. So naglagay niya ang anti-Duterte? Yes po. So okay. Ang mga nakalagay sa chat na to, allegedly coming from me, na ano raw po, yung regarding kay President Duterte, tsaka yung balita raw po kung ano yung balak niya sa 2022. Oh. So for the record, hindi totoo yung chat na ito. Never po po sinat ito. And hindi nag-exist itong chat na to. So, yung conclusion ko dito, fake account ito na ginawa ng mga troll. And mukhang kuha ko pa nila yung exact profile picture ko sa Viber. Basta ang importante, at least ikaw, biktima ka na. Ako, araw-araw biktima eh.
Eh, pero ako hindi ganun naiintindi. Alam niyo bakit, mga kababayan? Ako po, wala po kong antay. No? Sa totoo lang. Una-una, bakit ako magiging anti-Duterte o anti-Lenny? Oo. Halimbawa lang, just for the sake, kasi yan lang yata ang naglalaban ngayon, di ba? Ano yan? Dilaw at saka DDS. Ako, para clear, hindi ako anti-Duterte, hindi rin ako anti-Lenny. Ako, may obligasyon sa mga taga-Maynila. Aking sinumpaang tungkulin na pangalagaan ang interes ng mga taga-Maynila. Yan ang obligasyon ko. At ang mga taga-Maynila ay Pilipino, kapwa nating Pilipino. Kapag nakikita nyo rito, may tinulong si Pangulong Duterte, pinasasalamatan namin. Kapag may tinulong si Vice President Lenny sa Maynila, pinasasalamatan namin. Ganun din yung mga senador. Yung mga senador nagpupunta rito, halo-halong kulay din yun. Because my obligation is to protect the interest of every Manileño. Kaya tayo, ako pinaiiwas ko lahat sa kalaw. Wala kayo, antay-antay. Oh, baka mapagod kayong kakaantay. basa tayo, ako, lahat ng mga nanonood na mga kapwa ko kawani ng pamahalang lusod, huwag kayo sasali sa politika. Tayo'y taong gobyerno. Sa hirap ng buhay ngayon, gobyerno na lang ang aasahan ng mamamayan. Yung mga political affiliation, yung mga political statement o mga politika, politiko lang ang makikinabang dyan. Huwag kayo magpa-participate. Tao. Tao. We may agree and disagree. What matter most is that whatever positions that we are going to push for a certain issue, we know na makikinabang yung mga taga-Maynila. Dahil obligasyon yun ng isang mayor. Diba? Kaya tayo, wala tayong antay-antay. Kasi antay-antay na yan, away political lang yan. Eh, sa kalagitnaan ba naman itong pandemyang ito? Puro politika pa pag-uusapan natin. Unfair sa tao. Kaya ako, kung ano makakabuti sa inyo, mga taga-Maynila. Ako talaga, hindi ako mangingimi. Kahit sino, kahit ano pang kulay ng politika nila. Basta ako, kaya ko makipagtrabaho sa administrasyon, kaya ko makipagtrabaho sa iba pang politiko. Kasi yun ang obligasyon ko. Kung may makukuha ako para sa kanila, nang hindi naman para sa akin, kundi kapakinabangan ng mga taga-Maynila, yan ang trabaho. Yun ang akin pong focus. Kaya huwag niyo masyadong intindihin yung mga politika. O kaya kayo, Julius, o yan. O pati ikaw, biktima na. Na-charot ka to, yan. Dapat ato ako, masali na ako dito. Tulong, tinutulong this ka lang yan. But alam mo naman ngayon, 5-5 gumawa ng account. Kaya mag-iingat kayo. Maging responsable kayo. Talagang ganyan. Siyempre, may mga taong kumikita para siraan ang kapwa. Pero alam mo, Julius, may gaba yun, ha? Kapag ikay namumuhay, at ang kabuhayan mo ay binabayaran ka para siraan ang iba, ang buhay na may buhay, whether politiko o hindi, may gaba yun. Yung gaba, alam mo ba yung gaba, Julius? Karma. Bubulatihin ang mga tiyan yan. Kasi yung kinakain nila ay yung galing sa kasamaan. Walang pinagkaiba yan sa magnanakaw. Siraan ang puri ng ibang tao, katulad mo. Kaya masanay ka na. Ako, lahat ng akusasyon sa buhay, sa loob ng 23 years ko sa public service, Julius, 23 years na ako sa public service. I am 46 years old. Half of my life was dedicated serving the people.
nakatikim na ako ng masasakit na salita. Mas masakit pa yan. Pero yan, ikinikipit balikat ko. Kasi mga personal na bagay yan. Ang importante, hinalal ka ng tao, magtrabaho ka para sa tao. Salamat lang ako sa mga taga Maynila. Dinandahan ko naman eh. Dahan-dahan. Opo. Konsehal. O, tatlong beses. Vice Mayor. O, tapos inappoint ako ni Presidente. O, napasama ako doon sa PISTO. Sa CPP and PANDF at government. O, pagkatapos noon, inappoint ako ni Presidente Duterte sa North Rail. O, pagkatapos noon, inappoint ako ni Presidente sa DSWD. O, pagkatapos noon, nahalal ako ng tao sa lungsod ng Maynila na mayor. So, imagine mo yun, Julius, yung ladder. Ang tagal! 2 dekada, Julius. Ikaw, ilang taon na sa gobyerno? Mga 2 years pa lang. 19 lang po eh. Nung kakaupong yun lang po mayor. Oo, kaya nga, titibayan mo ang damdamin mo. Huwag kang lulundan. Titibayan mo ang damdamin. Talagang may mga taong ang hanap buhay ay sirain ng tao. Sa bawat letrang tinitipan nila, bawat words may presyo. Mas maraming words, mas maraming kita. Kaya mag-iingat ka lang. Yan ang paalala ko sa iyo. Basta huwag kayong makikiapid sa politika. We owe it to the people of Manila. Our mandate is to serve the people. And you will never go wrong. Maniwala ka, Julius. You'll never go wrong. Kung ako nagpabaya, malamang hindi ako alkalde. Every day, top-notcher. Manalo kong vice mayor. Overwhelming. Manalo tayong mayor. 51% nakuha natin, Julius. 51%. 3 kandidato. Actually, 4. Isa hindi masyado. 3 kandidato. 51%, Julius. That is a clear mandate ng mga taga-Maynila na gusto nila magbago ang Maynila. Wala nang duda yun. Kaya tayo, we owe it to the people. Yun ang gagawin ninyo lagi. Maglingkod, magtrabaho, tuparin ang pangako, ang laway natin dapat nasasangga. Importante yun na mapanghawakan naman ng tao na bawat sasabihin mo ay gagawin mo. Yun, ha? Mag-ingat ka lang, Julius. Okay, sige. Manawagan ka. Kung mayroon kang panawagan. Well, kami naman po sa Manila PIO, ang trabaho lang naman po talaga namin is to inform the public. So, exactly. Sana po sa mga trolls dyan, huwag na pwede kami yung mga nagtatrabaho lang. Yun lang naman po. Pero in the end, Julius, never naging masaya ang buhay ng tao. Sa pagkita, kapag ang naapaka mo, likod ng may likod. Paa na may paa. Sabi nga ng nanay ko, may gabay ah. Makukuri kong... Oh, anyway, balik ka na doon. At least maliwanag na yan. Yes. Disregard it. Oh, balik ka na doon sa tanong ng mga tao. Okay, from Jay Kuya. Jay Kuya. Question po, okay lang po ba kahit hindi naka-address sa Manila para magpapakuna sa susunod na schedule? Opo, kung kayo na may nagtatrabaho dito, naghahanap buhay dito, o may negosyo dito, karapatan nyo magkaroon na tiyakapin kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila. We're happy. We're going to be happy to be of service. Kung mapagkakatiwalaan nyo kami dito sa lungsod. Okay. From Alisa Jane. Hanggang kailan po ba magiging available ang mass vaccination for A4? Ano? Hanggang kailan po ang mass vaccination for A4? Hanggang may bakuna. Eh kung walang bakuna, katulad po ngayon, wala. Wala tayong bakunahan bukas. Okay. OFW po ba kasama sa A4 na yes. Tony Raymond? Yes.
Gustong gusto ko kayong bakunahan kasi para hindi na yung mga OFW nahihirapan makabiyahe kasi hindi sila bakunado. Eh gusto ko silang bakunahan na rin para maitaguyod na nila yung pamilya nila. Makaalis na kagad ang OFW. May information na po ba kung kailan po ang next batch ng vaccines na darating? Ayan, that's a good question. Sino yung nagtatanong? Media po. Okay. Mayroon sa notification eh. Wala pa po, wala pa pong notice kung kailan may darating ulit na bakuna sa Maynila. So today, wala tayong dumating, so wala tayong bakunahan tomorrow. Okay. From Mars Mercado, pwede po ba magpavaccine ng isang breastfeeding mother? Ay, depende yata. Tanong niyo muna sa inyong pediatrician. Pero I would assume pwede. Okay. Pero mas maganda na, para siguro, tanong niyo na po sa pedya. Yung pedya ninyo. O kaya kung hindi naman kayo nasa private hospital, itanong ninyo sa ating mga health center. Meron tayo dyan mga pedya. Okay. From Dan, sir. Ang students po ba wala pa sa listahan ng priority kahit above 18 po? Okay, pag you're above 18, you're a student and you are working, as if you're working student, pwede kang bakunahan ng A4. Pag hindi po working? Ay, hindi pa po kayo napapabilang. So far, yun ang yung questions natin for... Ay, ito ito po. Pahabag. Karina Garcia. Karina Garcia. 40 to 59 years old po ba pwede sa A4? Oo. Oh, pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Basta nagtatrabaho ka. Okay. You're working. So far, yun ang mga questions natin today. Okay. So muli mga kababayan, maraming salamat sa pananatiling ninyo na sumubaybay sa aming programang ito na andog sa inyo ng Manila Public Information Office, andog sa inyo ni Julius Lunen. Good luck sa buhay mo, Julius. Now you're in the real world of politics. Pero tibaya mo lang ang loob mo at manalig ka lagi sa Panginoon Diyos. No? At malalagpasan mo rin yan. But anyway, mga kababayan, sa inyo, total mamaya matutulog kayo. No? Pagpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Malusog tayo, may pag-asa, may magandang bukas pang naghihintay sa atin. Madilim man ang kasalukuyan, o darating din ang liwanag sa buhay natin. Kaya patuloy tayong manalig sa Panginoon Diyos. At ipanalangin na rin natin na may mga sakit na nawayag ka ng kamay ng Panginoon Diyos. At nang sila'y gumaling na sa lalong madaling panahon. Panalangin din natin ang mga nasawi. E sampu na rin ang kanila mga pamilya na ulila, nalulungkot at nalulugmok ngayon. Naway bigyan sila ng katatagan ng kalooban ng Panginoon Diyos. Ipanalangin natin ang mga mahihirap. Ang ikabubuti nila, ikabubuti rin natin. Na naway mabigyan na sila ng pagkakataon, makaawan sa kanilang kinalalagyan. Sama-sama tayong manalangin na sana, nawa, loobin nawa ng Diyos na matapos ang pandemya doon sa lungsod ng Maynila, sa ating bansa at sa buong mundo. Hawa ang Diyos, kapit lang mga kababayan. Patuloy kayong magpusang disiplina. Wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. Kapit lang at walang bibitaw. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. We will be there for you. Hindi namin kayo iiwan. At pipilitin namin ni Vice Mayor Hany Lacuna na paglingkuran kayo, suklian kayo ng pagtitiwala nyo sa amin ng isang masinop, mainam at epesyenteng paglilingkod. Magandang araw po. Palainawa kayo ng buong mikapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.